Inikot talaga mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung iba-ibang mga lugar sa Metro Manila at karatig na riyon para personal na marinig ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga pangangailangan po ng ating mga local officials at siyempre yung mga residentes po na tinamaan ng matinding pagbaha. Ito siya ngayon mga kababayan, pero hindi alata na napapagod yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So nasa Bulacan siya ngayon para kausapin yung mga officials from Bataan, Pampanga, saka sa Bulacan. So sabi dyan, situation briefing on the effects of Super Typhoon Karina at saka yung Southwest Monsoon. Continuing the whole of government approach in addressing the impact of Super Typhoon Karina, President Marcos Jr. convenes the local chief executives of the provinces of Bulacan, Bataan, and Pampanga para sa situation briefing. Ginawa mga kababayan sa provincial capital ng City of Malolos. So, pinakinggan niya mga kababayan kung ano yung mga problema na nakikita ng mga local officials sa kanilang mga areas. So, yan po yung ating Pangulo. Yan, si Dan Fernando, mga kababayan, governor ng Bulacan, Governor Pineda ng Pampanga, tapos si Governor Garcia ng Bataan, tapos kasama ng ating Pangulong Bongbong, yung mga cabinet officials niya from DSWD, pati yung DNR, Secretary, DILG, Defense, siyempre sa Public Works. So ganun mga kababayan, tapos kasama siyempre yung mga mayors ng iba-ibang mga municipalities. Yung DOH Secretary siyempre, si Herbosa, nandyan palagi. So, pinag-isa ng ating Pangulo ang meeting dito sa mga provinces na to kasi sila yung nakapalibot sa Manila Bay. Yan o, Bulacan, Pampanga, Bataan. Ito yung NCR, di ba? Cavite. So yan yung pag-start ng conference mga kababayan, ng meeting. So pakinggan natin mga kababayan yung kanilang mga discussions, pinag-uusapan. Is there a representative here from the Department of Agriculture? Because we need to have ang pinakamalaking problema dito is the estimate niyo infrastructure ang pinakamalaki. Yes, pero siyempre yung agri hanap parating pa po sir kasi nag-evaluate pa po ibang bayan sir. Talaga gusto niya agad na makarecover yung agriculture po, yung damage sa agrikultura. Opo, maaari po. Yung bahay niya yung sa ground plot na tubig po. Meron pa nga po. Ganon kaseryoso ng concern ng ating Pangulong Bongbong. Kung sakali man, ibubomba natin, saan natin papalagay, saan natin lalagay yung tubig? Wala rin. Sir, nag-usap po kami tatlo kasi. Oh. Si Governor ng Bulacan. Isa namin nakitang solusyon. And then the water reservoir sa taas. Fernando. Dalawa po kasi yung solusyon. Isa sa taas, isa sa baba. Tama. Kasi para hindi po tayo magkaroon ng hirapan. Kasi po, apektado rin po kami ng high tide, sir. High tide po. Ganon din ang nangyari dun sa NCR. Ang perfect storm itong nangyari. Nagsabay ang habagat, ang bagyo, at saka yung high tide. High tide. So, kahit anong bombang gawin mo, high tide. Ganon din, mabalik din. Kaya, naintindihan po ninyo mga nausog? I think papunta ngayon doon ang thinking natin eh. Kasi yun ang advice sa atin ng mga unions, hydrology expert gano'n. Sabi nila, kahit na yung iba, yung natural instinct natin, taasan ninyo yung flood protection. Hindi rin eh, hindi kakayanin eh. So we have to, kailangan ma-impound natin yung tubig bago pa bumaba. Yes, sir. Yun ang talagang yung solution dyan. Tapos may tubig pa tayo pag tagdiyot, pag irrigation, pag tag-araw, kahit na hindi maging drought. Alright, let's move on to... So, bira ng bira yung mga nausog. Hindi man nila naintindihan mga kababayan kung ano ang talagang sitwasyon. Ang sa kanila, mga kababayan,
napakinggan kasi nila yung sabi nila ipinagyabang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na 5,500 na mga flood control projects na worth 450 billion pesos. Inaanapan nila ng diferensya. Nasaan na niya? Bakit baha pa rin? Lumubog pa rin ang Metro Manila. Pero tahimik sila sa 2.5 trillion pesos na inubos mga kababayan ng previous administration sa pag-implement ng the same flood control sa loob ng 6 na taon ni Maudigs na 11,000 plus ganun kadami yung sabi pinagawa o ano ngayon yung contribution noon sa pag-solusyon sa problema sa flooding sa Metro Manila. Yan po mga taga-Naosog, walang tigil po sa sa paninira . Nauna ang project implementation before na the master plan ng flood control projects. Binabanatan nila mga kababayan yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat niya gumawa tayo ng comprehensive master plan. At yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan, dapat niya i-update natin. Ayan sabi ni Martin, yung flood management plan niya sa Manila, dapat niya na i-update natin kasi we cannot avoid stronger storms. At itong matitindi na pagbagsak ng ulan. So we need to revisit and update our flood control master plans. Implement them fully and consider relocation for residents in low-lying areas, particularly in places like San Juan, saka niya sa Marikina. Ngayon, iniinsulto ang ganitong mga proposal, mga kaisipan ng ating mga leaders. Pero itong mga taga-Naosog po, wala man silang sinasabing solusyon. Unang-una, wala man silang expertise sa issue ng flood control. Di ba? Ang expertise po ni Mr. Sasot po, magmarites. Yan ang kanilang expertise po. Pagmarites, tulad ng pagpakalat po ng mga fake video. Ano asahan mo rito sa mga taong ito? Mas malala pa mga kababayan kaysa sa mga dilawa? Sila yung pumalit na salot? But anyway, pakinggan natin itong mga pinagagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ang gusto niya talaga, maisaayos na lahat. Hindi niya ito po pwede na paulit-ulit na mangyari sa atin. So kailangan niya komprehensibo yung ating master plan. Hindi ito po pwede niya na bawat lungsod, munisipyo, kanya-kanya sila. It should be regions. Ang kailangan natin, national master plan. So tama naman po yung ating Pangulong Bongbong. Kasi yung daloy po ng tubig, wala man po siyang municipal boundary, di ba? Or provincial boundary po. Galing sa bundok, dumadaan yan sa mga probinsya, munisipyo, barangay, hanggang dumiretso sa karagatan, ganon. So hindi dapat iba-iba yung plano. Iisa lang dapat yung plano natin. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos based din po mga kababayan sa advice sa kanya ng mga experts. Ngayon, ang gusto niyang unahin siyempre yung pagkain po, yung agrikultura natin. Kasi pag hindi po, magkakagutom po. Di ba? That's the usual thing na nangyayari sa panahon ng mga calamities. Kasi apektado yung food production, na-destroy yung ating mga taniman, mga pananim ng ating mga magsasaka. So may issue na naman sa mahal na supply, sa presyo ng mga bilihin. Lalo niya nasasaya yung mga taga-Naosog, may issue sila. Kasi po, ang trabaho ng mga taga-Naosog, mag-anap ng diferensya. Ayaw nilang tumulong na mag-isip ng solusyon. Ang gusto lang nila, manira sa ating Pangulo para si Inday bumango. Maging Pangulo po sa 2028 o kung hindi, gatungan yung ating mga mamamayan, magalis sa ating Pangulo. Gusto nilang ipamuka na ang ating Pangulo, inutil na Pangulo. Di ba? Ayaw nilang magtagumpay kasi pag nakikita nila na maganda yung ginagawa ng ating Pangulo, naiinsulto po si Maudigs. Kaya ayaw po manahimik ng mga taga-Naosog. Pakinggan natin muli, balikan natin yung briefing ng ating Pangulo. Situation briefing. Situation ninyo. So, okay.
Alright, so that is the... Papasalamat muna po kami doon sa nakaraang binigyan niyo pong ACT na binigyan po natin. Pero, malaki po. Thank you, ha. Thank you, sir. Maraming salamat po. Dating, ano, dilawan yan. Pero tuwang-tuwa na po. Idan Fernandez. Ang hirap makarecover. Oh, Dan Fernandez. Makarecover lang. Eh, in terms of the assistances that we have to give, last, medyo nakakasanayan. We have it ready to go. Fernando, yata? We receive the assessments from the local government and then sa aming mga assessment teams around that only your provinces, pero lahat ng tinamaan ng probinsya. So that we can begin the rehabilitation phase. The most urgent of which is the agri sector. Kailangan makabawi tayo kagad. Dan Fernando, si Dan Fernandez pala yung congressman sa Laguna. Okay, so that is the situation with the three provinces in terms of the effects of Butsoy, Carina, the Habagat, etc. Plus all the other situations. I think we have those in hand. We know what to do. Well, continue. Huwag nyo nang kalapitin si Inugom Delta. You can go there. Ikakalapitan kami, sir. Unless one more. Yes, sir. Yes, sir. Kami, pa, sir. Kung ano man, just keep telling us what the... Ano man, I always say this, kayong nasa LGU, kayong nakakalam eh. Kaya sabihan nyo kami. Dumirikta na niya kayo sa akin. Saan yung pinaka-uunahin, ano yung priority ninyo, so palagay ninyo, o dapat unahin. We will take your... Sir, yung pong sa dam sa taas, oh. Ginagawa na po yung Bayabas dam. Bayabas, oh. And then, umiling po tayo kay Admin Gillian na nang niya na agdagdagan. Okay. So sabihin ko rin po sa inyo. Oh, malaking bagay yun. Opo. Oh, yes, sir. Okay. Well, now let's move on to Bataan's problem, which is the oil spill. So pati yung oil spill po. Can we get an update from Sec. Tony? Napag-usapan na rin po. So we have a hands-on president, mga kababayan. Huwag kayong nakikinig sa mga panira na hindi maayos yung response ng ating gobyerno. Yan mga panira po na pinakakalat ng mga taga-Naoso, gayro. PRRD, the greatest. Ba pa lang yan, di pa nila alam ang gagawin. Paano na kung gira na? Ganun na walang tingin nilang pagpapakalat ng mga propaganda. Anong hindi alam yung gagawin? Kayo yung walang alam. 6 years nga, hindi ninyo nasolusyonan. Walang epekto yung 2.5 trillion na ginastos ng inyong hinangahangaan na presidente. Imagine, 11,000 plus na mga flood control projects. Wala tayong naramdamang epekto. Pati nga sa Davao, binabaha pa rin. Pagkatapos, inahanapan ninyo ng solusyon yung ating present administration. Hindi nga nagawa ng administrasyon ninyo. Tama po? Pakinggan natin itong gobernador ng Bataan po para maintindihan ninyo kung ano yung nangyari. Ayan po. More than one problem. Sige, well, tignan muna natin yung effects of Butsoy and Carina. Tapos saka natin puntahan yung oil spill. Alright. Good morning po, Mr. President, all our secretaries, fellow local officials. Nandito po kami ni Mayor Nelson David and Vice Mayor Richie David of Limay to give you a briefer with regards to the effect of Carina sa probinsya po ng Bataan. As you well know, Bataan is a peninsula. So talaga pong marami pong mga water systems, river systems within the province coming from the uplands going down. And most of our communities are coastal. So marami po talaga kami mga fisher folks nasa low-lying areas. Kaya very susceptible po kami sa flash floods due to monsoon. Tama po kayo, Mr. President, pag bagyo, hindi po kami gaanong binabaha. Pero dahil sa monsoon, yun po talaga yung nagdadala ng tubig dito sa aming probinsya. And the past, from July 20,
until July 25, umabot po sa 17, no, yung red and orange rainfall warning in our... Yan po, oh. Matindi. Yan sa Bataan po. Pagdating po sa agricultural damage, same with Pampanga and Bulacan, kakasimula pa lang naman po ng ating mga magsasaka. Kaya umabot po sa 95 million. Next slide please. 95 million yung damage distributed sa various types of crops. So yan po yung sa rice, corn, cassava, fisheries, and high value crops. We had mga ongoing and completed projects pagdating po sa dikes and then diversion canal over the past few years. So, maapiktahan po talaga, maapiktuhan yung ano, food supply natin. Ay kung may paraan, we've submitted a request for study sa DPWH para sa impounding dams dahil nga hindi ho pakayanin talaga yung volume of water pababa sa ating mga river systems. And combination of the impounding dams, kung magagawa nga po ng paraan yung coastal defense, I think it will help the provinces of Bataan, Bulacan, and Pampanga. That's all, Mr. President. Oh, it always has to be that way. Because paulit-ulit ko sinasabi, yung hindi nangingilala ng boundary yan. So we have to. It has to be a plan that will cover area. And the only real solution, because yan ang rason kung kailangan may comprehensive master plan, mga taga-nausog. Hindi naisip ng inyong ano, presidente. Dahil tinatayo na ng building. So, di ba? Kahit taasan natin ang taasan yung slope protect, yung dike at saka flood protection, aabutin pa rin yan. Kaya kailangan mahuli yung tubig, ma-impound yung tubig bago pa makababa. Yun ang, that's the only long-term solution. Walang ganyang pagkaintindi po kayo eh. And I think it's just a similar... Lalo yung mga leaders ninyo na ang alam lang, magmura ng magmura. Aral din tayo kung ano yung mga ginagawa sa ibang bansa. Eh, diba? Ganun ang ginagawa. Yung impounding, nasa taas. Bago pa pumunta sa agricultural area, sa urbanized areas, dapat yun talagang gagawin. But that will require a big plan. Kailangan talagang pag-isipan, kailangan pag-aralan ng mabuti. Dahil yung mga ibang study na ginawa natin over the last few years, yung iba dun hindi na applicable dahil iba na yung climate. Eh. You see? Iba na hindi na siya. Kailangan i-update. Tama si Martin. Alright. Kaya sinasabi nila, implementation na daw. Pagkatapos, after the implementation, ang sinasabi ng ating Pangulo ay comprehensive master plan. Gagawa ng comprehensive master plan. Kaya pinagtatawa na nila. Kailangan po i-update na. Hindi na akma yung mga naunang plano. Kaya kailangan gumawa ng panibagong plano. Noong panahon, wala pang global warming climate change. Hindi pa ganito katindi yung mga pagbagsak ng ulan. Kaya yung mga designs ng mga flood control ay para doon sa panahon na hindi pa kasing tindi ngayon ang mga calamities. Naintindihan na ninyo mga taga-nausog na naintindihan lang kasi ninyo yung pagmarites at yung pagtawag sa ating Pangulong Bongbong Marcos na bangag. May ganyang bangag na ganyan katalino. Na-insulto kasi kayo kasi hindi ninyo naisip. Talo kayo sa talino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga propaganda nila. Oh. Mali pa yung spelling ng flounders. Oh, ito pa. Wrong spelling, wrong. Yan o. Oh. Sabi dyan oh. Marcos Jr. Flounders in times of crisis. Yan o. Oh. Yan ang sabi nila. Wrong spelling, wrong. Yung spelling ay hindi ninyo maayos. Sabi nila dito, i-optics, itong optic, yung bago nilang ano, page ng paninira. The nation deserves leaders who can rise to the occasion with competence and integrity, especially in times of crisis. Yet, the Marcos administration continues to be a tragic reminder of what true leadership
should never be. Ayan ang mga sinasabi nila na propaganda. In the catastrophic aftermath anya of Typhoon Karina, the Marcos camp and their paid trolls have descended into a frenzy, frantically questioning Vice President Sara Duterte's decision to leave for Germany amid a crisis. Yun man talaga po. Bakit ka aalis sa bansa na kasalukuyang tinatamaan ng matinding pagbaha? Hindi mo man lang naisip na i-cancel mo na, pinauna mo na yung inyong mga kapamilya at sumunod ka na sana kung tama yung inyong pag-iisip. At saka, sayang ng pasweldo ng ating mamamayang Pilipino. Dapat magtrabaho siya imbis magbakasyon ng magbakasyon. Unang-una, ang dami niya ng bakasyon after na mag-resign siya as Deputy Secretary. Tama po? So may karapatan yung ating mga mamamayang Pilipinong hanapin siya. Vice Presidente ka pagkatapos, imbis tumulong ka sa pag-aasikaso, layasan mo yung ating bansa para sa yung ating mga kababayan. Mas importante pa yung personal vacation mo. Anong klaseng leader ka? Sabi nila dyan, the aftermath of Typhoon Karina has thrust Marcos Jr. into the spotlight, exposing his glaring inadequacies. His attempts at leadership have been marred by incoherence and incompetence, most notably in his failure to identify the genuine causes of the widespread flooding in Metro Manila, in Northern Luzon. Anong hindi na nahanap ng Pangulo? Alam agad ng ating Pangulo, climate change, yung tindi ng pag-ulan. Malakas na malakas yung pag-ulan, tapos na aggravate ng matinding basura. Dagdagan pa ng sabi ng mga senador ng dahilan niya ng pagbabaha sa Metro Manila, yung walang habas na reclamation na nag-approve si Maudigs. You see, yung gawain ng leader ninyo, siya yung nag-cause ng problema. Pagkatapos, gusto ninyo pa-resolbahan sa ating Pangulo in just 2 years, hindi niya nga nagawa sa 6 years. Yung nangyari ng Undoy, naulit pa rin. O di ba? Dapat sana alam na niya yung nangyari ng Undoy. O di na address niya sana, hindi na nangyari ngayon sa panahon ng ating Pangulong Bongbong na 2 years pa lang sa posisyon. Sabi nila dito sa kanilang propaganda, this episode is a damning indictment of Marcos governance, highlighting his spectacular failure to lead. Deep down, even his most fervent supporters are painfully aware of this truth. Their frantic need to drag BP Sara into the fray despite their public vilification is a clear admission of Marcos Jr.'s inadequacy. They know in the depths of their hearts that without BP Sara, the nation is adrift, leaderless, invulnerable. Kahit po hindi na bumalik si Inday, mas makakabuti nga po na huwag nang bumalik si Inday. O kung hindi, pagbalik niya, mag-resign na rin siya as Vice President. Tama po? Kasi sayang lang yung kanyang pagiging Vice Presidente. Sige lang ang kubra ng sweldo. Wala mang contribution sa progress ng ating bansa. Kahit nung siya kayo nitimpa ng ating Pangulo, ang narinig natin sa kanya, lahat lang tantrums. Dahil sa pagkawala ng kanyang confidential funds. Pagkatapos sa issue ng West Philippine Sea, no comment lagi. Di niya, Mr. Marabillas, may naniwala man sa propaganda ng optics? Wala man po, one day na sila na nag-post nito. Ayan optics, politics, one day na yung post nila. 5 lang po, mga kababayan, yung nag-react, nag-engage. 3 man lang po yung nag-react na nag-comment. Ibig sabihin, wala nang maniwala sa kanila. Sila din. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.